What is up, my dudes? Today ngayong araw ay may susubukan tayong bago, which is ang wala ng intro-intro. Diretso na tayo dun sa reaction. Wait lang, di ba parang intro yung ginawa ko kanina? Hindi ko kaya gumawa ng video na walang intro. It is impossible. Pasukin natin ang bahay at alamin natin paano nga ba yumaman tulad ni Alice Eduardo. The beautiful home. Hello, Alice! Hi, Karen! Grabe. So, pintuan pa lang napakalaki na. So, kaninang nagsasalita si Ma'am Karen dito sa bandang stairs, mukha siyang maliit paglapit niya. Para siyang yung ano entrance dun sa Zoldyck compound. Mga nanonood ng Hunter x Hunter dyan, alam niyo yung sinasabi ko parang... Anyway, favorite anime aside. Kung babalik tayo dito sa entrance, mapapansin natin na meron silang dalawang water feature flanking both sides ng kanilang entrance or entryway nila. So some people believe that water symbolizes luck, wisdom, happiness, and prosperity. Pag nilagay nyo ito sa entrance ng bahay. Architecturally speaking, maganda tignan yung meron tayong water feature sa entrance natin kasi water also has that calming effect on people, especially pag naririnig ng tao. So, let us go back. So, right now, ito ang the beautiful, beautiful home of Alice. Thank Can you. You take us through this? This is around 2,500 square. 2,500 square. Imagine that. What? What? Huh? 2,500 square, guys. That is sobrang laki na nun. Actually, merong mga bahay na around 180 square meters lang yung floor area and kaya na maglagay doon ng family of 4 people comfortably. So yung mga gantong klaseng bahay per square meter, usually aabot tayo ng 70,000 to 100,000 pesos per square meter. So kayo na bahala mag-math kasi gabi na at hindi na gumagana yung brain ko. And what feel did you want for the house? Homey. Warm. Kahit malaki. Yeah. Kasi ang laki ng bahay mo. Kailang malaki. That's why I want wood yung aking ceiling. Oh, because ceiling. Look at the ceiling. Ganda na ceiling. Of course, no, Karen, every time may guest ka, ayaw mo naman marinig na ang cold ng bahay mo. Oo. Di ba? Tama. That is the worst thing you could hear. Cold ng bahay nyo, ew. Poverty, ew. Actually, my dudes, tama si Ma'am Alice dyan. So, kung ginawa nilang puro white lang itong bahay na ito, magmumukha siyang airport or magmumukha siyang mall. So, magaling yung interior designer, architect, and si Ma'am Alice na rin. Dahil ganito yung mga napili nilang furnitures and finishes nung kanilang bahay. So, ito yung dishwasher? Yeah. Ay! Wow! Very easy to use, Kat. Oh. Nagagamit nila? Yes. Really? Yeah. Oh, ito. Meron din silang built-in na dishwasher. So, I am not sure if this is Mila. Pero most likely, Mila kasi high-end itong kanilang bahay. Now, I am not a fan of placing dishwasher dito sa kitchen island. Dahil one, it involves placing pipes. So, kailangan may abang tayo ng mga pipes dyan sa ilalim. So, for that very reason, hindi rin ako naglalagay ng sink sa mga kitchen islands. Dahil once na nagka-problema or nagkabara yung pipe na dumaan dito sa ilalim ng ating flooring, ay medyo mahirap na i-troubleshoot yung ganon. Speaking of pipes, my dudes, ang pinakamalaking manufacturer ng premium plastic piping systems dito sa Philippines, which is Moldex, has some pretty feature-packed orange pipes. So kung titignan natin ito sa loob, makinis yung interior walls ng pipes and fittings ng Moldex. Kaya smooth na smooth ang daloy dyan ng mga bagay. At hindi basta-basta magbabara at pamumugaran ng virus at bacteria yung walls nito because of its smoothness. Also, Moldex lang ang may patented easy open caps with air and watertight seals. So kung titignan natin sa loob, may rubber gasket tayo dyan para maiwasan ang tagas ng tubig at pagsingaw ng amoy. So di na natin kailangan punuin ng sealant yung seam ng pipes para lang hindi mag-leak at lumabas yung amoy. Making it easier to maintain. So all you have to do is twist it and boom! Can just maintain it. Parang dudukot ka lang ng peanut butter.
So lahat ng features na ito ay posible dahil mahigit 50 years nang gumagawa ang Moldex ng premium at durable na pipes. So talagang sure kayo na high quality ang Moldex pipes na mabibili nyo. But guys, this is my dream kitchen. Look at this. Everything is so... integrated. Yep, integrated ref. Akala nyo cabinet, it's really a fridge. Diba? Yep. Okay, so tawag sa ganitong klaseng ref, my dudes, ay integrated ref. So, hindi to basta-basta ref lang na sinalpakan ng plywood dahil kung titignan natin dito, yung integrated ref ay meron siyang specialized na hinge para pag binuksan nyo, hindi tatama yung kanto ng front panel niya dun sa katabi niyang mga paneling or mga pintuan. So, compared dun sa mga refs with similar specs, I think yung hinge yung nagpapamahal or, you know, kasi nga yung target market ng mga integrated refs is more on the, you know, high end. So, minamahalan na ng mga manufacturers. Pero, kung meron man nanonood ng mga manufacturer ng ref out there, I am calling you out. Gawa kayo ng consumer grade na ganito na medyo affordable sa masa para rin ma-experience namin ang integrated ref at maloko namin yung mga bibisita. Nasaan yung ref? You don't know. You cannot steal my Yakult. Checkmate. Diba? Yeah. This is a bull top, Karen. Look at this. Bull top. Yeah. Ano daw? Bull top. Yeah. Did she just insult the cabinet? This is a bullcrap cabinet. Sad to say, hindi ako familiar dun sa term or sa brand na yun. Bull cap? Sa mga nakakaalam, pa-comment down below. I would love to learn what they just called this cabinet. So. We're going to the entertainment room. This is the entertainment room. Para ba tong den? This one? Parang dito ko nilagay lahat ng speaker. Ang luwa. Gusto ko. Dito yung projector, yung aking home theater. Yes! Wow, this is beautiful, Jameson. So you can, hello, Jameson. Hello, Karen. Hello. Tita Karen. So, strong si Jameson. Karen lang tawag niya kay Ma'am Karen Davila. Ganun siya ka-strong. Anyway. Natutuwa si Alice, hindi po sa mga mamahaling bagay sa bahay niya, yung projector. The kids are so excited. Everybody. Very nice. Now, you might be asking, bakit di na lang sa projector, may TV pa sila dun sa likod ng projector? Well, you've come to the right place because I happen to be a projector expert. And when I say expert, ginugol ko ng 5 minutes. Most projectors, my dudes, merong lifespan yung kanilang mga bulbs kung saan hindi sila pwede magdamag naka-on. Also, yung heat output ng mga projector bulbs, medyo mainit yon. So, for sure, kahit malaki tong room na ito, kung buong araw naka-on yung kanilang projector, it would heat up this room significantly. So, I always love going to this house. Talaga? Really? I feel parang nagka-trip abroad ako. You know, Karen, you know, namasyal ako. Alam mo, fulfillment yon. Oo. For you as a builder. Yeah, as a builder. Fulfillment na other people will like your house. Yeah. Agree ako dyan, Ma'am Alice. Pag may naka-appreciate ng mga gawa mo as a builder, you feel like masaya sa pakiramdam. Haha! Gawa ko yan! Galing ko! Woo! Hindi. Humble tayo, humble. Fulfilling, yes. My favorite part of this house is the basement. Oh my God, ang laki ng kanilang basement. Basement pa lang, mas malaki na sa bahay namin ngayon. Also, is this what I think it is? Tingnan natin dito, mukhang meron silang parang light well or air well banda rito, which is a good move. Lalo na pag basements could feel a little bit claustrophobic. So, makita ka lang ng opening na merong natural light na pumapasok. Could, you know, medyo mababawasan na yung feeling of claustrophobia. Anyway. This is the wine cellar. Wow! Okay, and I like the chairs too, ha? Yeah, that's look also kapilingi. Gano'n nakarami ang wine collection mo? So ito yung perfect na location for any type of wine storage or liquor storage. Kasi dahil nga nasa basement ito, mas madali na kontrolin yung temperature, humidity, and yung light dito sa air na ito. Cause fun fact, yung rason kung bakit ang mga wines ay nakalagay dyan sa bote na dark ay dahil pag nailawan yung wine ng sunlight or even some incandescent lights ay may tendency ito mag-breakdown. So, maaaring mag-iba yung lasa nito or magka-hangover ka ng 3 weeks or sagutin ka na ng crush mo pagka-inom mo. We don't know. Wine cellars usually lalagay nga siya sa basements. I make sure din, Karen, sa daytime,
Yung, where you can see yung ano, yung travertin? Yes, kitang-kita. 12 o'clock, hindi siya talaga na, ano, walang sun. Uh-oh. Ang sun, nag-uumpisa doon sa grass. Yes. Ah, talaga? Very nice. So, kasama yan sa construction. Oh, dapat alam mo. Kasama yan sa ano ko. Uh-oh. Inaral ko rin yun. Inaral mo yun. Yeah. Kasi ang pagpapatay ng bahay, hindi lang ganun kasimple. Yeah. And ito, look at this. Tama, tama. So, inaral pa ni Ma'am Alice yung mga sun path. So, kami rin as architects and designers ay inaaral namin yung mga sun path diagrams to make sure na hindi ganun kadaming araw yung papasok sa bahay and will cause your house to, you know, become unbearably hot. So you have to study the sun kung saan siya dadaan in different scenarios and in different times of the year. I noticed lahat all the way. Anong tawag dito? Ceiling ba to or ano nang bubong? A canopy. Wow. Canopy. Is all natural. Natural. Wait lang. Itong canopy ba nila is cantilever? So kung tama yung hula ko, Mayroon, itong buong canopy nila is cantilever and it looks like it's more than 3 meters. So yung pag-design ng mga ganitong klaseng kahabang cantilever is very, very difficult, my dudes. Anyway, with that, my dudes, I guess dito na natin tatapusin itong video na ito. So, drop a like para tumibay lahat ng canopy sa buhay nyo.